Ikinadismaya ng mga kongresistang lumutang na isyu ng umano'y cover-up sa imbestigasyon ng Philippine National Police sa mahigit 6.7 billion pesos na drug bust sa Maynila noong nakaraang taon. Giit ng mga mambabatas, dapat paigtigin pa at bilisan ang imbestigasyon. Si Melales Moras sa detalye. Dismayado si House Speaker Martin Romualdez sa pagkakasangkot ng ilang miyembro ng PNP Drug Enforcement Group sa umano'y cover-up hinggil sa 6.7 billion pesos shabu haul ng mga otoridad sa Maynila noong 2022. Ayon kay Speaker Romualdez, dapat ay paigtingin at bilisan na ang investigasyon at kailanman hindi dapat kinukonsinte sa gobyerno ang anumang maling gawain. Iminungkahi rin ni Romualdez sa PNP ang reorganisasyon sa Drug Enforcement Unit nito. Si House Deputy Speaker Ralph Recto naman, iginiit na dapat gawing mandatory ang body camera sa mga drug bust, gayon din ang dash cam sa mga sasakyan ng mga pulis. Sa kamera, una nang dininig ang mga issue sa ilegal na drogas sa bansa. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert Ace Barbers, ngayong may bagong issue na naman sa PNP, dapat itong tutukang mabuti ni DILG Secretary Benher Abalos upang maparusahan ang mga pulis na may sala mula sa mababa hanggang sa may pinakamataas na pwesto. Naka-session break pa rin ang mababang kapulungan ng Kongreso pero tuloy-tuloy ang trabaho ng mga kongresista. Si Speaker Romualdez dumalo sa Digital Public Infrastructure Lecture sa Washington, D.C. sa Amerika kung saan isinulong niya ang digital transformation sa Pilipinas at iminungkahi ang pagbuo ng partnership katuwang ang Amerika at India. Melales Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.